refresh ako ni Rico kung paano mag-drive ng kotse. Ito na. Nakikita ko yung itsura ni Maris. Grabe. Kinakabahan siya. May kotse sa likod. Or pwedeng hindi. Oh my God, may kasulikot eh. Babe, may motor! May police! Good day mga ka-Wonder! Ako po si Wonder J. At sa video na ito, ay magre-react po ulit tayo sa isang another video from channel ni Maris Racal, wherein si Rico Blanco is tinuruan niyang magmaneho si Maris Racal. So start na tayo sa reaction video. Tapos, pindutin mo yung start. Alright, tapos paano ko i-control yung... Gusto mo i-adjust? Yeah. Okay, yan yung tinuro sa akin nung instructor ko nung nag-driving lesson ako ng four wheels na pang-manual na sedan yun. So first thing is parang unang gagawin mo pag hindi ka familiar dun sa kamari, sa sakyan na gagamitin mo. Ikutan mo muna siya and parang check mo muna yung... parang walk around nung mismong sasakyan kasi hindi ka nga familiar, and after that pagkasakay mo check mo yung mga basic na i-check mo, like yung upuan, mga side mirror, adjust mo, basta i-check mo siya based dun sa customized na saan ka komportable magmaneho. So yun yung ginagawa ngayon nila Maris and si Mr. Rico. Tapos eto tapak mo naman. Kasi naka-handbrake siya ngayon eh. Ito, handbrake. Tapak ang brake, tapos pindutin mo. Ah, okay. Oh my God, so that means. So, hindi na siya handbrake. Okay. So, ngayon, ito, ilagay mo sa drive. Okay. Ngayon, pag binitawan mo yung brake. Ito na. Nakikita ko yung itsura ni Maris. Grabe. Kinakamahan siya. Or pwedeng hindi. Pwedeng hindi pa umandar dahil medyo patakas na. Pero check mo. Baka hindi talaga ako meant maging driver. Ayaw mo na? Okay, so walang cars. Mm-hmm. So, itawa mo yung brakes. Oh God. Try mo, oh my God. Yeah. Hindi straight yung manibel. Feeling ko papunta doon. Kasi papunta siya talaga doon. Oh, dahan-dahan lang, diba? Okay. So, you wanna avoid the... Of course. ...van that's parked. Alam mo, car notes. Galing? Gas contents. Wait, may kasulikot, babe. Wait, may motor, may police! Tatabi ka lang, sorry. Tatabi ka ba or hindi? Hindi! Ano to? Ano ba gusto mo? Tatabi ka ba or hindi? Pupunta ako doon, sige. So, kasi akala ko paunahin mo yung car. Decide ka lang. Go, tapon na lang. Wow! Tignan niyo kung mapapansin niyo, si Marie sobrang hindi ko na alam gagawin ko, hindi ko na alam, may police, may kotse, may motor. Pero tignan mo si Mr. Rico Blanco, sobrang chill lang niya. Yan, decide ka lang kung saan ka pupunta. Ayan, tabi mo muna, dito lang. Tignan mo, sobrang soft-spoken niya. Sana all lahat ng magtuturo sa atin, ganyang ka-chill. Hindi ko lang alam ha, pero kapag ako kasi, gusto ko pag tinuturuan ako, chill lang din yung nagtuturo. And ayoko nung parang pasigaw or... Kasi mas lalo ako natataranta. So, magandang instructor siguro to si Sir Rico. Hindi yung village girls yan. Good job. Alam niyo, parang bumalik dating instinct mo. Yeah, break ka and then nag-crash ka. So, pagalik ako. I didn't even... Wait, bakit ito? Okay lang yan. Kaya ng car, guys. Yeah, maganda rin is parang kinocompliment niya. Tinutulong. Hindi, magaling ka lang. Tinutulungan niya na, yun, mabalik yung confidence level niya. Kajot. Yung bumps. Oh my God, babe, nag-stop. Hindi, kaya niya yan. Talaga, bakit ganito? Go. Pasagad ko na yung pedal. Babe. Metodo. Oh. Hindi kaya? Hindi kaya! Babe! Kasi... Babe! Kasi... Ayun, nawatayan sila. Try natin. Although, tapakan mo ngayon. Kasi sure. Nasa uphill sila ng part na yan. Babe, ayun. Kaya. So, pag ganito, anong gagawin ko? Magpanik? Magpanik? Ganito ba talaga kabagal lahat ng kotse pag umakit? Hindi, ako? Kasi you started na mabagal eh. So, tama. Kailangan niya pag may incline, may momentum. Tama, momentum. So, ngayon, nag-down siya. So, like, kailangan bantayan na huwag kang bumihis. Okay, so downhill. So, yung tinuturo na is pang downhill, mga tips ni Sir Rico. Mabilis lang papababa. Thinking parang cartoons, when they press brake, titigil yung kotse. The car's not gonna stop when it's steep. Tama naman. Little. I learned the hard way. Actually, napagka ako dati. Oh. Yan. Okay, so slow down whenever so, there's... So, as per Sir Rico, actually yun din yung tinuro sa amin. Siyempre, pag downhill, automatically, mag-slow down ka. Huwag kang magpipindot sa gas mo.
and alalay sa brake. A corner like this. Yeah. You wanna go straight? Yes. So ngayon medyo nasa left ka masyado. Dapat medyo lap oops. Wala nga pala. So, dapat medyo nandito ko konti sa right. Pwede kang dumikit. Ayan, huwag kayong kakain ng linya ng ibang tao. Kailangan linya ng ibang sasakyan sa kabilang side. Yeah. Oh, dapat yung linya mo, dun ka lang sa linya mo. Ito dapat yung tama. Pero pag maluwang naman. Yeah, I get it. Yeah. Laging yan yung problem ko dati. Kaya one time, mga 10 minutes akong nag-park. And then, so hindi ko na kaya, yung nakatingin sa akin for like 10 minutes, naawa na sa akin. Sabi ko, pwede ikaw mag-park. Tapos, ito ka pabanda. Oh, slow down. Oh, hirap naman kasi talaga mag-parking pag beginner ka. Sa major road, titingin ka doon, walang car. Ayan, tama. Kapag mga papasok ka sa intersection, make sure na left and right is tignan mo ng mabilisan before ka pumasok. Practicein uli natin ngayon. Every corner as if main road yung corner, ha? Okay. Stay on your lane, di ba? Unless may mga naka-park. Required ba pag pag nag-turn right, gagano'n yung bibig? Ganto din yung ate ko yan. Try yung focus ka muna sa mga importante. Okay. By this one point. Sides. So, dito ka lang. Tama ba itong position? Tama lang. Ah, okay. So, may kasalubong kasi sila. Pwede na. Ayan yung medyo mahirap dito sa Pilipinas eh. Kung makikita nyo, may mga nagdo-double park sa masisigip na lugar. Wala silang parking kasi. So, you need to adjust talaga. Hindi mo alam kung kakasya yung sasakyan mo or paano kung may kasalubong ka. Ganun, mga problemang ganun. So, from time to time naman, magigets mo naman siguro yun. Between these cars. Go. Okay ka naman eh. Okay ako? Yeah. Parang alam mo na eh. It's not like hindi ka marunong mag-drive. Like, paano mo nalalaman pag sagad ka na? Yung pasensya ko, malapit na masagad. Kita mo naman na pag nakadikit ka dyan, ibig sabihin ang dami pang space dito. O right tayo, o left, ano gusto mo? Right? Left naman, kasi hindi ako right. O left, mali signal mo. Okay. Okay, pababa, diba? Left, diba? Sabi. Yeah. That's good. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Kasi ang kung saan. Tingin sa kanan. Kahit ako naman kung ganun yung mga nasa paligid or kasabayan ko nagmamaneho, parang grabe yung kaba ko siguro ang taas na. Kasi syempre, di ba, paano kung magasgasan mo yun? Benta ko yung liver ko. Joke lang. Tama. Kala ko ba walang car, walang bagita ng car friends? So, tingin sa left, tingin sa right. Like, dapat hindi ka umaandar nun. Malayo ka masyado. Malayo ka masyado. Kan ba? Dapat, pag isipin mo may dadating. Always isipin mo may dadating. Okay. Stop. And then, press mo yung P. Alright, so nagpa-park na sila and sasum up na lang sila ng kanilang natutunan. Sa lane. Tsaka yung pag-slow down sa humps. Tama, pagliko and yung pag-slow down nga rin yung napansin ko kay Maris. Okay, sana. Medyo kulang pa, pero... Matututunan mo naman siya while talagang pag-everyday ka siguro nagmamaneho. Parang ako, hindi naman ako sobrang magaling pang magmaneho. Parang bago pa lang talaga akong nagmamaneho. So, yun yung mga kailangan ko rin matutunan is yung pagliko, ganyan, normally. Yung, usually pag sa intersection, pero kapag yung maluwang naman yung road, yan, dire-diretso, medyo kaya ko naman na siya. Pero kapag yung makipot yung daan, medyo nag-aalangan pa ako kung katama ba yung ano ko, side ko, ganyan. Like, yung estimation kung kakasya pa yung sasakyan. Okay, so nairaos ko yung challenge for today. Congratulations! So, yun, natapos na yung video ni Maris Racal. Nakakatuwa yung mismong video nila.
parang makaka-relate yung mga beginners or yung mga newbie lang na nagmamaneho. Pero si Maris naman meron na siyang idea, sabi nga niya kanina, 'di ba? May driver's license niya, nag-driving lesson na siya. So parang refresher lang talaga. And talaga namang mahirap talagang magmaneho, lalo na dito daw sa Pilipinas, ha? Sabi ng mga friends ko na na-try nagmamaneho sa ibang bansa, maluwang daw sa ibang bansa. Like here is parang sobrang maraming kaskasero, mga kamote riders na tinatawag nila. And so talagang kailangan mo talagang maging defensive driver dito sa Pilipinas at mag-ingat talaga sa pagmamaneho. One good thing about dun sa kanilang video is si Mr. Rico is sobrang calm and sobrang soft-spoken niya kapag nagtuturo, sobrang chill, which is normally like yung mga tatay, mga kuya, or normally dito sa atin pag tinuturuan tayo ng mga family members natin, pasigaw eh. Kaya mas lalo tayo natataranta, di ba? Pero sana mapanood to ng maraming mga Pilipinos yung video nila, para mag-idea sila na pwede naman palang magturo ng chill lang, pwede naman palang calm lang, ganun, soft-spoken. So kudos tayo sa'yo, Mr. Rico Blanco. Sana may natutunan ka sa video na ito. Di ko alam kung may naturo ba ako sa inyong matino or anything. Basta lilinawin ko lang na hindi po ako professional driving instructor. Sana nag-enjoy ka sa video na ito. Ako ulit si Wonder J, nagsasabing ingat mga ka-Wonder, and see you on my next vlog. Ingat mga ka-Wonder. Bye-bye!